Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 31, 2023. So laglagan dito sa PSE market kasi nga nag-drop tayo ng negative 2.18%. So grabe yung market natin. So talaga nakabakasyon na po siya kasi nga very sudden yung drop ng index natin. So sina Ali nag-drop, di ba? Laki ng drop ni Ali, nag-drop siya ng negative 7%. Tapos puro net foreign selling siya. Wala naman tayong negative news na nakita sa kanya. Tapos ang pinakamalaking humatak talaga sa market natin, itong si Mondi po natin. So meron siyang low earnings kasi, di ba, nabasa natin kahapon. Ayan, pasensya na. Medyo late po yung uploading ko. Medyo magulo yung uploading natin from the last few days kasi nagbakasyon tayo. Ayan. So medyo nagsiset up tayo ng mga gamit natin. Kaya hindi natin masustain yung, ano, yung oras ng vlogging. So anyway, kababasa ko lang kanina sa Twitter, may nagpost April 5 government, wala nang pasok. So 5, 6, 7. So ilang araw, di ba? Dire-diretso tayo na bakasyon. So nag-alisa na sila. Itong si Mondi naman, napasabay sa kanya kasi meron siyang low earnings. So kaya nag-drop siya ng negative 11.3%. Tapos si GMA, sabi nila, disappointed daw dun sa ano, dividends niya. Pero malaki pa rin eh. Kasi parang halos 10% niyata yung binigay niya. Pero nag-drop siya ng negative 6.07%. Ayan. So hindi na paganda yung ano, dividends natin sa kanya. Si Apollo, meron tayong update sa kanya ng konti. Meron tayong nakita na pictures ni MB Siphon 1 natin. Pero hindi pa rin naman siya gumagana as of this. Oh, rather, gumana na siya pero wala pa tayong masyadong update kung meron na ba siyang nahukay. Ayan. So, pero siya pinag-usapan kasi summer days na naman. Tapos may mga picture nga siya na pinapakita para sa kanyang dredging. Tapos si SPNEC natin, so hindi naman siya masyadong gumalaw, nag-drop siya ng negative 0.56%. Tapos si ito ang si Ali, malakas yung drop kaya hinatak yung buong index natin. Tapos si Alternergy natin, nag-gain siya kanina umaga, umabot siya ng 1.29% or rather 1.29 pesos per share pero nag-close pa rin siya sa 1.26. Ayan. So negative 688.12 million yung drop ng index natin sa net foreign sell. So nag-sell sila ngayon. And then mukhang trap yung ano, yung pinaka-index natin. Ayan. So ito naman yung ina-expect natin sa kanya. Kaya nga lang last, as compared last year na drop natin sa Holy Week, dahan-dahan lang siya eh. So mga 1% per day lang yung drop niya. Ito, nag-umpisa kagad sa malakas na drop. So baka nga mag-settle tayo. Siguro iniisip ko dito sa 6-4, natural lang siguro na reaction ng market kasi wala nga masyadong trading participant. And then later on, nagre-recover naman siya by around siguro mga past April na or end of April papuntang May at saka June. Tapos after noon, ghost month na naman yung pag-uusapan natin sa PSE market natin. Okay? So guys, yung ating disclaimer, as usual, sabihin natin madalas, yung ating review is for education purposes lang. So huwag mong gagamitin yung vlog natin as a reason para mag-buy, sell, or hold the mga stocks kasi meron nga pong risk na involved dito. Okay, so very quick lang yung review natin ngayon kasi nakabashion nga tayo. Ayan. So guys, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan and then yung mga gusto ng guide sa PSE market, join lang po kayo dito sa ating pinaka-trading community naman. Okay, so check mo din yung dalawang channel natin, yung Crypto Koto at saka Crypto Chupet. Ito siguro, mapupuntahan natin, siguro makapag-trade tayo several trades dito for this Holy Week kasi open naman siya, di ba? Tapos, ito nga, yung mga trading stocks natin. So, pasensya na, medyo wala sa oras yung mga uploads natin. Company reviews, yung mga review natin, walang bago. Profit or loss sa market is yung mga sample trades, basic indicators, madalas natin gamitin sa review. Tapos yung ating mga risk management sa PSE market. Okay? So ito yung isang channel natin, yung Crypto Koto. So wala akong makuha ang bagong play turn games na maganda sa ngayon. So anyway, subaybayan mo na lang. Tapos yung bago natin is yung ating Crypto Chupet. Ayan. Nawala yung isang feature niya eh, kaya nahirapan din ako mag-ano eh. Inanapang ulit ng siguro paraan para makita nyo yung mga gains natin kasi kung hindi magko-compute tayo ng ano ng mga gains natin dito sa crypto. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Facebook account. Andito na po yung holidays natin. So ito pala yung pinaka-schedule. Nakalagay dito April 5
trading day, pero ewan ko ha, kasi merong current circulation na ongoing na April 5. Meron din pong off yung ating government workers. So ewan ko kasali sa kategory yung ating trading participants. Pero tignan mo kasi, Thursday, Friday, wala na. Tapos pagdating ng April 10, Monday yan, wala din. So 1, 2, 3, 4, 5. Kung kasama pa yung April 5, 6 days yung ano holiday natin sa so market natin. Kaya po siguro ano expect yung Monday, Tuesday natin na trading hanggang Wednesday, kung matuloy siya, or Monday, Tuesday lang, kukunti lang yung trades yan. So yung mga magti-take profit lang yung makikita natin. Okay, so follow mo din ako dito sa ating Facebook page. Tapos yung ating, ayan, di ko nabuksan, Bodega Peak, yung ating mga news with regards sa PSE market. Ayan, so makakagawa siguro ako ng vlog kasama yung ano natin, yung money earners natin para sa update natin sa mga earnings natin. Maganda yung earnings natin dito sa ano umabot siya ng more than $350. So mga 18 to 19K yung earnings natin dito. So habang bakasyon guys, pag-aralan mo tong ano money earners na website natin. Okay? Tapos tingnan natin yung mga na-retweet natin. So hindi ko nakita yung summary ni Philippine Stock Exchange. Pero yun nga, negative 688 million yung sell-off dito sa ating market. Okay, tingnan na lang natin yung ano, yung mga update niya. Late na rin ako nakapag-update kasi bumiyahe tayo kanina madaling araw. Tapos kakagising lang ulit natin. Monday Nissan incurs 13 billion net loss. So ito po yung pinaka-reason natin bakit malakas talaga yung drop ni ano ni Monday natin. ACN gets 5 billion of Zambales solar project. Tapos si IMI US firm agrees to build electric motors in Philippines. So ito yung reason natin kay IMI Monde. So ito yung pinakamatak sa atin. So hindi niya nilagay yung ano ilang percentage. Oh. So 13 billion siya versus 18.6 billion. Tama ba? Nung fourth quarter last year. So ang nakalagay naman dito is drop siya ng 20%. So year over year, negative 10%. So mukha na price in na yung drop natin na 11%. APBI, so up siya na 67%. Ayan, bantay na lang natin to. DWC, okay siya. Rather drop din, no? 74 million from 163 million. Si San, nag-up siya. So ilang percent kaya? 557 to 50 from 505. OB is 342 versus 36 million. Meralco, renewable energy unit to expand 868 megawatt alternating current. Tapos businesses more upbeat on economy pero ngayon hindi. NG debt is hits 13.75 trillion yung utang natin as kay Mercado Barkada kahapon yan. AP extends its power supply agreement with Iban Electric. LPC okay nag-up kahapon to. LPC 13%, Medic 5, Aldi 3%. Zambales Solar Unit of ACN gets funding support. Tapos si ACN to fund the construction solar project in Zambales. Tapos yung may gainers pa rin naman pala tayo. Pero ngayon, hindi nag-gain yata itong si Alter natin. Okay? So mamaya silipin natin yung trading schedule natin. So tandaan nyo na po. And then expect talaga mag-drop yung market natin during this time. PX back above 200 DMA. Si Pure Gold bottoming up. Global Pure Nickel net income is up siya ng 9% kahapon yan meron na ayan so grabe yung index natin 2.18% pero hindi naman tayo masyadong pessimistic normal lang kasi itong drop natin na to during this time AP News power supply agreement with Iban Electric tapos Monde fourth quarter core up 16% EBITDA pero hindi yan nagpa-function ngayon. LPG. So ito siguro bantayan natin. 24% year over year up siya. Shell PH, 4 quarter core earnings improved on higher revenues. Tapos si GCash ni Globe expanded its services internationally to reach more OFW. Tapos GGS crashed by falling peso. DMCI declares chunky dividends. Monde. Nag-rationalize. Pero loss pa rin siya. Laki kasi 21 billion. So baka meron pa. UBP cashing up for another acquisition. Okay. Tapos yung West Philippine Sea, meron na naman yan. Kaya pumipitik si ano eh. Si PXP po natin. Okay. So tapos yung Patreon channel natin. Ayan. So huwag mo kalimutang sumali dito guys. Mag-start tayo ng April 2. So check mo na lang po yung Patreon sa mga gusto ng guide dito sa
PSE market natin. So hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors naman. Okay, so review tayo ng konti kahit na medyo bloody yung market natin dito sa index natin. So ito nga po, negative 688 million net sell. Tapos ang pinakatay naman, property pala tinamaan, no? Gawa ni Ali. Tapos si Holdings is negative 3.13%. Si hindi naman Holdings itong si Mondi natin. Si GGS siguro, no? So tsaka si AAB minus 10%. Ayan, grabe yung ano. Ayan, bargain na bargain yung mga stocks natin ngayon. Wilcon, so buti na lang may konting sumalo sa index natin. 6%. Si Bloom, nakita ko nag-up din. TEL, 3.2. JT Cap, 1.98%. So, negative 2.18. Masakit tignan. Pero bakasyon mode tayo, 6,499.68. 50-50 lang yung foreign at saka local participation. So, dito sa gainers natin, meron naman, ayan o, si Bloom. Si Bloom, si Wilcon, si NTF. So, dito nagpunta yung mga traders natin. Tapos yung iba, hindi natin masyadong kilala. Si DNL nag-up. Si Primex nag-up din siya. Ayan. Alam ko mataas to kanina. PXP, ayan. So, gawa ng mga usapan doon sa ano, China Sea, West Philippine Sea. So, pinaka, eto, matak sa atin si Monde, negative 11.3. AAB, negative 10. Tapos si GS natin, negative 9.96%. Tapos si Pure Gold natin is nag-drop din pala. Nag-drop din si Pure Gold. Si GMA at saka si Now. Si Now patuloy pa rin bumabagsak as of this time. Si PHR, andito pa rin, no? Sama si PHR. Minus halos 3%. Converge, hindi pa rin tapos. Minus 2.29% naman. So, dito sa index, ayan. So, hindi na umabot. So, in-expect ko kasi maganda yung volume natin kahapon, di ba? So, umakyat muna siya hanggang dito, di ba? Yung drawing natin last time. And then, saka siya mag-drop. Ayan. Kaya lang yung drop niya, medyo aggressive kasi nag-vacation na nga. So, anyway, ano naman yan eh. Sunod-sunod na kasi pag nag-alisan yung mga investors, wala na tayo magagawa dyan. Kundi, antayin na lang ulit yung recovery ng market. So, baka mag-retest tayo next week dito sa 6-4. Kahit na maganda yung galaw natin doon sa bandang US, di ba? Okay naman yung trading nila kahapon eh. Kaya lang, vacation mode na nga po dito sa index. So, sakto, saan siya nauntog? Okay, may trap siya kasi RSI 53, di ba? So, tuwang-tuwa tayo kahapon kasi okay nga yung, ano, yung volume na market natin. Ayan, so medyo may pagkaliko yung MACD formation. So, tingin tayo dito sa bandang US. Ayan, medyo nagdadrop. Pero kahapon malakas naman sila. Ayan, no? 0.7 si Nasdaq, 0.4 si Dow Jones, and then 0.57 si S&P. Tapos sa Europe, kahapon okay din. So ngayon medyo may konti silang ano, sideways, pero okay pa sila. Buti pa sila, no? Tayo pag Holy Week talagang ano, eh, laglagan. Ayan, tingnan mo. Okay na okay dito sa bandang Asia. So ayan, no? Puro verde. More than 0.5% pa nga. So outlier tayo. Pero most likely after naman ng Holy Week, outlier din si ano, si PSE. So dito naman sa crypto, 27.8 si Bitcoin, 1.7 si Ethereum, and then BNB is 314. So dito pa siguro medyo mas maganda ng konti kasi nandito lang sa range ng 27 to 28 ngayon itong si Bitcoin. Pero parang may sideways din sila for today's trading po natin. Okay? So, bisita na lang tayo sa mga stocks natin kahit na medyo pangit talaga yung kanilang galawan. So, unahin natin si Monde. Ano kayong support ni ano? So, siguro ang hanapin natin ano yung pinaka-fair value ngayon ni Monde. So, dahil pa-drop siya, hindi muna natin lalagyan ng support. Pero over ano siya kaagad din. So, hopefully meron siyang bounce next week. 24.9717 yung RSI. So, hindi natin makikita yung ano niyan. Kahit, so, pwede mong gamitan ng ano, pabaliktad na extended Fibonacci. Pero hindi ko na muna lalagyan kasi breakdown ng support and then long red candle po yung ano, yung galaw natin na yan. So, medyo nang trap to kasi akala natin strong yung support niya. Yun pala, nag-aantay siya ng news. Make or break. Eh, medyo ano, nagulat yung mga investors natin kasi 21 billion yung ano, yung lugi niya doon sa ano, doon sa isang investment niya doon sa Europe, di ba, si Korn. Yun po yung sinasabi nila. Okay? Tapos tingnan natin yung performance ni Monde, sino kaya nagbenta dito? Negative 1.25 per yung points, yung peso yung loss niya, pero negative 11.3. So ayan oh, pero maliit lang, 152 million lang. Normal lang to sa ano eh. Ibang blue chips natin, di ba?
So tingnan natin by next week kung merong bibili dito kay Monde. Tapos ang pinaka buyers and sellers natin, hanapin natin ng konti para makita natin. FMS call ang buyer and then si Mandarin at saka si Regis yung ano, nambuhos po dito kay Monde natin. Eh. So wait muna tayo ng recovery, palamig ka muna dyan. Tapos si GMA, ganun din, nilaglag din siya bigla. Oh. Nag-up siya tapos biglang nag-drop. So resistance natin ngayon is 12.2. Tapos baliktad to eh kung kailan nag-declare ng dividend saka bumagsak. Then 11.76 or MA 100 na yung pinaka next na support po natin dito kay GMA 7. So medyo malaki din yung volume niya. Tingnan natin. May ano ba to? Malakas na net sell. So meron siyang loss negative 6.07 pero magbibigay naman siya ng ano ng dividendo. So call BDO and then call BDO yung ano pinaka main seller as of yung ano. Ayan, so meron siyang declaration ngayon March 31 kaya pong si GMA 7. So meron siyang 1.1 pesos per share. Eh bago siya nag-drop, ano ba yung price nito? Lalaki na yung ano, yung perceived value niya kasi 12 yung ano niya. So less than 10% pala yung ano dividends nitong si ano GMA 7 natin. Ayan. So baliktad yung galaw nito kung kailan nag-declare ng dividends. Ito naman, ito yung ex-date, yung mga drop natin na to. Ito naman, bago magkaroon ng ex-date. Matagal pa yung ex-date nito eh, kasi April 3 days bago yung ano, April 21. Ayan. So balikan nyo na lang po. Pag meron kasing ano, pag merong non-working day, hindi kasama yon. So 3 days because before ng record date, yun yung pinaka-exit natin. Pero yung days na yun, yung 3 days na yun, dapat working or trading days siya. Okay? So, titingin lang muna tayo dito sa 11.76 or dito sa MA 100. Ayan. So, anyway, meron naman siya dividendo. Meron ba siya nakalagay dito? Wala. Si MB Siphon yung ano, nandiyan sa drawing natin. Okay? So, next, ito nga, si Apollo, pinag-usapan siya. Hindi naman gumalaw yung price niya kasi or rather meron siya no nag-bounce pala to siya. Tingnan natin pero zero yung nakita ko. Ayun, 0% yung nakita natin sa kanya. So wala siyang galaw diyan. News kasi yung ano yung nangyari sa kanya. Tingnan natin. Malay mo next week ito yung laruin nila, di ba? So ilagay ko na lang diyan and then yun yung pinaka descending triangle formation natin. Tapos nagsa-sideways lang siya, baka nag-aantay ito ng action. So meron tayong nabasa dito na declaration ng statement ni Apollo natin. May mga hindi ko pa binasa pero nakita ko yung famous na MB Siphon natin. So ayan o, MB Siphon. So nandito na, nasa Pampang pa rin pala eh. Wala pa sa, kala ko ba nasa gitna ng dagat. Dagat to. Tapos meron siyang dredging. Pero bakit sa ano? Bakit sa Pampang? Ano ba yung tinitesting? Oh, okay, second week of April daw. Ayan. So, wait po natin next week. Baka ito yung ano, inaantay na catalyst ng mga ano natin. Ito parang picture yata nila eh, yung ginagawa nila na ano. Ayan, MB Siphon man natin. So, mukhang meron na namang pipitikin ng mga stocks dito. Next, SPNEC. Ayan, lumalaban si ano eh, SPNEC natin, di ba? So, meron din siyang volume. Although parang nagko-correct siya, lagay ko muna dyan. Bumalik tayo below ng ano, di ba? 1.78 yung usapan natin. Pero nasa ano pa rin siya eh, nasa trend. So, mukhang babalikan to after ng ano, bakasyon natin. Tingnan natin kung i-breakout siya by after ng Holy Week. Kasi may volume pa rin naman siya eh. Tapos, hindi bumagsak yung ano eh, yung pinaka-price. So, okay pa rin yung MACD. Medyo bumalik ko yung RSI pero overbought pa rin. So, malakas pa rin. Kahit pa paano itong si ano, SPNEC natin. So meron siyang ilan ba to? Negative 0.56 yung drop ng price action ba? Ayaw ng internet natin. So anyway, negative 0.56 yung ano, yung drop niya. Berde siya kasi nag-open siya siguro ng ano, mababa kanina. Okay? Next si Ayala. So nagulat din ako sa lakas ng drop nito. Kala ko medyo okay na to si Ayala natin. So nag-resist yung MA 100 and then sinabay na niya yung sentiment ng Holy Week natin. So baka mag-sideways muna tayo dito sa era na to. Kasi wala naman siyang problema bago yung ano, announcement ng mga holidays natin. Ayan. Nag-vacation lang po si, ano, tingin ko personally si Ali. Kasi wala naman tayo nakita na bad news sa kanya. Baka hindi na lumabas yung ano. Ayan, negative 7.02%. Kaya lang medyo malakas nga
274 million. Ito nga, 274 eh, 7% lang yung drop niya. Mandarin Call and then JP Morgan yung ano, pinaka-seller natin kay Ali. So, vacation mode muna tayo dyan. And then lastly, si Alter po natin. Ayan. So, nag-spike siya kanina eh. Mabot siya ng 1.29. Alam ko to, yung pinaka-peak na to. Oh, 1.32 pala. So, yung nakikita ko sa kanya kanina is 1.29. Ayan. So, nag-vacation din siya ng konti. Pero, lumalaban siya eh. So, anyway, tingnan natin. Sideways yung ano, pinaka-channel natin sa kanya. Tingnan natin kung kailan siya magkakaroon ng breakout. So, gaya ng sabi sa inyo, magaan lang naman itong si Alter. So, mag-aantay na lang ito ng tamang time kung kailan siguro magkakaroon siya ng pitik. So, ngayon hindi pa kasi nakabakasyon yung ating mga investors naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, very quick lang yung magiging reviews natin for the coming few days. So, nakabakasyon din tayo for Holy Week. So, kita-kita na nandito tayo sa Pilipinas ngayon. Ayan. So, anyway, normal lang yung ano yung drop natin na ganito. Every April yan eh. So, hanapin natin. Yung last na drop natin, 2022. Ayan. So, dito, di ba? Meron din siyang drop. Ayan. Ito, April 6. So, nag-drop din siya ng last time, more than 2% din. So, after ng Holy Week, nag-up siya. Pero ito, sumunod na sa downtrend eh. So, normal lang yung ano, nakita natin na drop dito sa index natin. Yun nga lang, kung tinamaan yung stocks natin, syempre, medyo malakas yung ano, yung epekto support natin kasi nag-drop sila more than 3%, 4%. Then, yung iba is nag-drop pa nga na ito si Ali natin, 7%. Si Monde, may kasama kasing negative news yung kanyang pinaka-drop naman. Okay? So, yun lang muna po yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa Palabi Trader na YouTube channel natin. Join ka dito kung gusto ng guide sa PSC Market or kung subscribe ka lang para updated ka dito sa ating mga trending stocks. CryptoKoto is yung mga play trading games. CryptoChupet is yung ating Binance trading. Tapos Facebook account, Facebook page, Bodega Pig Money Earners, Twitter, and then yung Patreon. Sa mga gusto ng guide sa PSC Market o gusto yung sumali after ng Holy Week, open po siya anytime naman kung gusto mo ng guide sa Philippine stock trading and investing po. So yun lang, maraming salamat. Happy holidays po.